Hi guys, welcome back to our channel. So today ang ating gagawin is itutour namin kayo sa aming car. So bali itong car namin is CHR and we converted it, well, not actually completely converted, but we make sure that we can use it for a camper van. I'm sure interesado na kayo kung anong ginawa namin. So let's start. So mag-i-start tayo dito sa my passenger seat. So dito ako nakapwesto lagi since si Charwin ang driver natin. Okay. So basically dito sa my side ko, nandito lahat ng mga kailangan namin, yung mga easy access like scissors, tissues, umbrellas, and yung mga sprays and everything, mga clips. Shoes also, kung makikita nyo yung shoes ko, yung slippers ko is nandiyan dyan sa likod. And then, bumili rin kami ng seat cover para protection na rin sa may upuan in case na basa kami or madumi, maputik, is protected yung upuan. And also, meron siyang mga bulsa, mga pockets na pwedeng paglagyan ng kung anik-anik. Yan. So, ito naman tayo sa may back seat. Okay? So, dito naman sa may back seat, sa may right side, so, nandito yung aming comforter, mga kumot, punda na reserba. So, ayan. At, nandito din yung aming cooler. So, ito yung aming magsisilbing ref. And then sa may baba naman niya, nandiyan yung aming mga dishwasher, tapos yung Tupperware is meron doon yung mga foils, mga plastic, mga ziplocks, everything that we need for the kitchen as well, like mga pot holders. And then sa top naman niya yung aming power supply. So yun yung aming magiging silbing electricity kapag walang connection sa campsite. Ayan. So yung power supply na yon is a solar generator as well. Okay? And then guys, dito naman tayo sa may taas. So itong aming carrier is nandiyan lahat ng aming pang camping. Ayan. So dyan nyo makikita lahat ng mga ginagamit namin, yung tent, chairs, tapos yung dresser, portable toilet, everything is nandiyan dyan. Okay, so punta naman tayo dito sa may likod ng car. Tada! So, bale, kung makikita nyo, madaming mga kanik-kanik. So, ito yung ginawa namin sa aming sasakyan. So, para magkasya lahat. Kasi, before, gumagamit kami ng mga Tupperwares. Kaya lang, masyado siyang maraming movement na gagawin. Ibababa mo yung isa-isa para ma-access mo yung nasa ilalim. So, naisipan namin, gumawa na lang ng DIY cabinet. So, si Kuya Jarwin ang gumawa lahat niyan. So, bale, dito sa side na to, is ang aming mga electronics and then yung mga utensils, groceries as well. Ayan yung mga delata. Ayan, nandito lahat makikita. So ito yung mga pangluto. Ayan, mga seasonings, nandiyan lahat. And then, this side naman, so ito is yung aming container para sa tap water. Para kapag walang connections ng tubig, gaya ngayon, so meron kaming magagamit. And then, we're just going to move it on the other side. So, dito naman is yung aming lutuan. Ayan. So, dito nakalagay yung, so ito yung magsisilbing aming kitchen. Ito kami magluluto, guys. Tapos, sa may likod niya, nandoon naman yung mga kaldero and everything na kailangan namin para sa pagluluto. Yan.
So ayun guys, nakita nyo na yun, nasa may ilalim din, nandiyan yung mga plato namin, mga strainer, bowls, and everything. Nandiyan dyan. So ayan guys, so ito namang box sa likod nitong aming mga water containers is yung aming toiletries. So ayan, nandiyan dyan siya lahat ng mga gamit namin, reserve ang disposables, meron kami dyan, yung mga wipes, mga shampoo, sabon, yung mga reserva, pati yung mga sabong panlaba is nandito. Okay guys, dito naman tayo sa may back seat ng driver side. Okay, so ayan. So dito, makikita nyo, ito yung aming mga unan na gagamitin. So, lalagay muna natin ito dyan. And then, nandito din yung aming mga supply. Mga supply, additional supplies or groceries natin yan. So, takot kaming magutom. Kaya marami kaming baon. And then, dito naman sa may baba nyo, nandiyan yung rice cooker. At saka, meron kami ulit small na Tupperware doon. So, yun yung aming first aid kit. So, nandoon lahat ng mga gamot, mga mga band-aid, yan, yan. And then, dito naman sa likod ng driver seat, meron din ditong mga bulsa ulit, mga lagayan. So, nandiyan yung mga tuwalya para sa pang-swimming, ganun. Yung mga easy access din, dito namin nilalagay. Okay, ayan naman guys. So, ito naman, bali yung mga nasa top natin is inuusog lang natin sa may kabilang side. So, yung ating groceries and other box is inusog ko na dun sa may kitchen side natin. Ito guys, yung aming area ng closet. Yung sa likod, dun yung mostly our kitchen. And then, dito naman is our closet. So, in this side is kay Kuya Jarwin. Mga clothes niya, nandiyan dyan lahat. And then, on this side, yung mga damit ko naman. Lahat ng mga gamit ko. So, advice or tips din sa mga ibang campers para mas minimize natin yung space, mas marami tayong mailalagay is gamit tayo ng mga bags. Diba? So ako nilagay ko siya sa ganito para mas marami tayong mapagkasya. So guys, lipat naman tayo dito sa my driver side. So well, driver side is syempre dapat komportable yung driver. So wala kayo ganong makikita dito. It's just a normal seat. So, ayun. Ito lang yung chinelas niya. Tapos, ito. Ako naman gumagamit nito habang nag-drive. So, ayun guys. So, basically, yun yung aming mini camper van. So, I hope na kapagbigay kami sa inyo ng ideas or tips kung paano nyo mapagkakasya yung mga gamit nyo. At saka, kung paanong pwede nyong gawin kung ano yung sasakyan na meron kayo as of now. So, ayun, sana nag-enjoy kayo and nakakuha kayo ng mga ideas. And, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aming channel, please do subscribe and click the notification bell. And then, share the video and please like. Ayan. Thank you!